Hello! Happy Monday! Walang pasok ngayon, kaya hapon na ako nakapag-vlog. So, pumunta kasi ako sa ano eh, sa mall. Magpapawax ako and magpapa-threading yan sa labor. So, ako lang mag-isa. Sila, Mami, kasama niya si Gypsy and si Jairo, nagpaderma sila si Imus. And ewan ko, napapagupit yata ngayon si Jairo. So yun, hindi na ako nag-abala pang magkilay kasi buburahin din naman yan mamaya. So ayun, ako'y nagpapainit lang ng sasakyan and aalis na para makabalik din ako kaagad. Pero feeling ko gagabihin na ako kasi baka maraming nagpapawax ngayon. At saka medyo matagal yung procedure. Yun, so mamaya na lang. Nakakainis lang kasi kanina pa ako dadaan, hindi na naman pala naka-record yung kwento ko. Ano ba yan? Yun. So, ikukwento ko ulit. Pero, iksian ko na lang dahil napagod ako. Yun nga. Kasi kahapon, hindi ako nakapag-vlog dahil hindi ako nakapag-charge ng battery nitong camera. So, update ko kayo sa nangyari kahapon. Kahapon ko lang na-realize na nawawala yung wallet ko. Tapos, inisip ko mabuti kung saan siya nawala. And, ayun, nung Friday, after namin kumain ng... Kung napanood yung vlog ko nung Friday, after namin kumain ng chocolate cake, nag-crave kami ni ate. Actually, nabusog kami, pero parang naumay kami dun sa tamis. So, pumunta kami ng Cafe France, and doon ko naisip na baka doon ko naiwanan yung wallet. So, yun. So, binalikan namin siya kahapon and yes, nandun yung wallet and nakakatuwa ang SOP nila dahil ang wallet ko ay naka-plastic ng, alam niyo yung parang naka-seal. Naka-seal siya, yung parang plastic kapag ka nagpapadala ka ng package. Ganun siya yung, it's either ano mo siya, kung bubuksan mo siya, sisirain mo siya. So, ganun yung plastic. And yung pera ko sa loob, naka-plastic and naka-sulat kung magkano. So, yun, nakakatuwa. And ang nakapulot daw nun ay yung security guard nila. So, gusto kong i-commend yung Cafe France. Sobrang honest ng mga tao nyo dyan. Nakakatuwa kasi hindi rin biro yung nandun sa wallet ko. Lahat ng ID, nandun. Siyempre, nandun na lahat. Kinabukasan ko, yun. So, sobrang salamat, Cafe France. So, parang natuwa kami, nung pati yung mami ko, dun sa security guard na nag-surrender. Salamat! Kakatapos lang ng threading ng brows ko, and inantay ko lang yung next na waxer. So, yun. Medyo namumula siya. Normal naman. Ganyan talaga yung aking balat. Hey! Ayun, ano na ba? Tuesday na ngayon, kaya may work na and super busy. Tapos, actually, lunch na namin, pero... I'm still walking. Ano? Yeah. I'm still walking. Yeah, mag-work muna ako. Kasi, tataranta lang ako. Ayun, so, ano ba yung aking pagkain? Mangunguha. Where's yours? Itig pala. Ayan. Ay, teka, buksan ko muna. Ito ang aking lunch. Sinigang ba to? Nabangus, yes. Yun. Yata. Yun, oo. Pero wala siyang gulay. Malungkot po yung sinigang ko. Ayan. So, ewan ko, kami lang. Sobrang busy kasi. Ewan ko dahil nag-holiday. Ganun niya tayo. Yun. So, kakain muna ako. At ano pala, happy Tuesday. Nakalimutan ko sabihin. At happy 1st of September dahil burn na! Magpapasko na! Hi! Merienda na! Kakapagod. Ang sakit sa likod. Anyway, our merienda. Dapat ano eh, maaga para makapili ng flavor. Aha! Ano ba ang... Black Forest to. Mhm.
What should I? Hindi makapili. Ito naman. Para na umunya rin ako. Ay, ko may mani. May nang gusto ko dati. May hindi na lang ko gusto. Hindi makapili eh. Oops! Nandito kami ngayon sa SM. Kasama ko si Atish eh. Yan, bumili kami ng wallet. Yan, dito kami ngayon sa BYS. Nagpapakilay si Atish eh. Yan. And, tapos namimili ako ng lipstick. Kanina trinay po yung shade na... Alin ba? Ito, naku, paano ko ituturo? Ito, yan. Trinay ko siya kanina and maganda naman. Susunod naman, titry ko ito, pero semi-matte lang siya. Effect eh! Oo naman, bumagay. Naging kakulay na ng ano mo. Ng mata mo. Ay, ng mata mo, ng buhok mo. Dito kami sa Komoro Japanese Dining. Hindi ako makapag-vlog ng dire-diretso dito kasi may background music, baka makapiright ako. Ayan. So, bumili pala ako kanina ng wallet. Ayan, Riviera. Ano lang, 675. Ayan. So, ito yung pinili ko. Shiny siya. Laminated. Kasi yung iba kasi doon parang ano eh, leather na saglit lang mapupunit. So, ito na lang. Ayan. So, buksan natin. Ayan, butit na wala yung sound. Ayan. So yeah, may lalagyan siya ng coins. Tsaka ng cards. Ayan. So maglilipat na ako. Ah, ito yung pinili ko katsudon na pork chorba with egg ba yun. Pork cutlet? Oo. Cut ko muna, may tuktog ulit. Ito yung kay Ate Che, para siyang nakaset na. So yan, tapos meron pang prutas doon. Tapos may soup. Ayan. Ay ano pala to? Sauce pala. Yung pala yung soup, tapos rice. Ayan. Tapos ito, additional 30 pesos sa drinks. Ano pala to? 35 pesos. Tapos yung sa akin, 136 pesos. Sa akin, 105. So yun nga, additional 30 pa sa drinks. Tapos na ako mag-transfer ng yung from old wallet ko to my new wallet. And sobrang saya kasi sabi nila mami maganda daw yung napili kong wallet. And ipapakita ko na lang ulit. Ito siya! Diba? Bago lang pala to eh. Kasi naalala nyo last time nung kami ni Gypsy yung magkasama sa mall. May napili na dapat ako na wallet. Pero buti na lang din, hindi ko siya nabili. Kasi parang mangyari kasi dapat noon that bibilhan ako ni Gypsy, tapos bibilhan ko siya para exchange kami. Kaya lang, wala kasi siya noon mapili. So, sabi ko, wag na lang na kaysa naman bibilhan niya ako ng wallet, tapos yung sa kanya parang kahit ano na lang. So, ayoko naman ng ganun. So, buti na lang din kasi yung ganitong design, bago lang daw to eh. Parang kakalabas lang doon nila. So, natuwa naman ako. Dahil yun nga, sabi nila mami, maganda daw. Bali laminated siya eh. Pero, ayan o, diba? Parang, gustong gusto ko tong side na to, yung zipper. Tapos, yung dito sa may ganito. Yan. Picture namin ni Ali. Ano siya? Marami siyang lalagyan ng cards. Do kulang. Meron pa naman dito eh. May lalagyan pa rin ng cards dito sa loob. Ano, medyo kulang, pero ano na rin, pwede na rin. Nalagay ko naman yung mga importanteng cards. Yun, tapos papakita ko pala yung nabili kong lipstick kanina. Nagbago yung isip ko, dapat yung BYS yung bibilhin ko. Kaya lang, alam nyo na, kasi hindi ako masyado ganun kasigurado pagdating sa mga LED, diba? Syempre, sasabihin sa iyo ng sales lady na walang LED, ba? Diba? Pero parang mas panatag kasi ako pag Korean brand yung lipstick. Teka, wait lang. So, ito yung nabili ko, Tony Moly Lip Click Styling Color Kiss Lover. Okay, tapos ano siya, $5.98 sa Watsons. Bali sa Dep Store. Ano ba nakalagay dito?
Mabaya, nakakasilaw naman. Hindi kasi mabasa eh. Tapos yung shade niya is... Teka, ba't ganun yung camera? Focus. Anyway, MO2. Ayan, ang kulit na kasi pagbukas mo, may nakasulat pa rin, pero hindi naman mabasa. Pero ito yung actual na lipstick. Ayan. Bali, ano siya, payat siya. So, maganda siyang ilagay sa ano, sa Kikay kit kasi hindi siya bulky. Madilim dito sa kwarto ko eh, so hindi siya masyado makikita. So, bukas na lang, papakita ko yung shade. Bukas ko na lang din i-rotate to. Yan. Pero ang in-expect kong color dito is pinkish. Na, ano siya, may pagka-reddish. Yun kasing dapat bibilhin ko sa BYS, mura lang siya, $299. Yung shade niya dapat is yung, ano yung Disco Inferno na pink. Kaya lang, upon, kasi ano siya, matte siya. Tapos nung nilagay ko siya, nung una, hindi ko kasi napansin. Para, okay naman yung kulay, kung sa kulay. Kasi medyo malayo yung salamin. Parang yung salamin niya, yung parang yung sa makeup box. Sa train case, doon yung salamin. Tapos, nagtry ako na ibang shades. Tapos, hanggang si inulit ko siya. Kasi nga sabi ko, kukunin ko siya. Then, nung trinay ko siya, na doon ko lang napansin nung pangalawang beses na nagbubuo na yung lipstick sa lips. So, binura ko ulit. Nag-reapply na naman ako, ganun na naman. Sabi ko, ba't ganun? Ang pang-remove ko naman is, wet tissue. Diba? Dapat mag-moisturize siya. Hindi naman, kasi pagbura ko, hindi naman naiwan na parang dry yung lips eh. So, ba't ganun? Tas yun, pero maganda yung kulay niya, kung sa kulay, kasi pink yung hanap ko na talagang shade. Ganun talaga yung gusto kong shade. Yun nga lang ah, parang naisip ko, parang hindi naman ako satisfied. Tapos nung napadaan ako dun sa Tony Moly, yun, trinay ko siya. Tapos, parang Kerry Bells naman, though hindi siya ganun ka-pink na yung as in girly pink. May pagka, siya, reddish, pinkish red. Ganun yung kulay niya. Basta bukas, tingnan natin. Kasi yung ilaw din sa loob ng mall, madilaw. So, hindi rin masyado siya makikita. Yung isa pa nga palang bagay na nagustuhan ko dito sa lipstick, kahit paulit-ulit mo siyang, alam mo yun, padaanan ng lipstick, hindi talaga siya nagbubo. As in, basta, kakaiba yung lipstick na to. Kaya, sabi ko, go na dito kahit halos kalahati yung diferensyo sa presyo. Satisfied ka naman, diba? At saka, mas feeling ko kasi mas safe yung mga Korean products. Hindi ko alam, kasi, basta, may ganun ako, may something akong ganun na, parang, ang dami kong gustong itry na lipstick, pero natatakot ako. Parang, wala akong masyadong tiwala. More on Korean lang yung gusto ko, or organic, or basta, ganun. So, yun, bukas, gamitin ko siya pagpasok para makita natin yung ano yung shade niya sa liwanag, diba? Kasi kung ngayon, hindi nyo na rin ma-appreciate dito sa kulay ng kwarto. Yun. At, bago pala ako mag-close ng vlog, magre-reply ako dun sa mga nag-comment! Yehey! Yeah. Okay, una dito si Sis Cheryl Gomez. Sis, kahit magulo ang hair mo, pretty pa rin. Natural beauty is always the best. Hehehe. Waiting for Alice proposal. Hehehe. Mas excited pa kami sa'yo, sis. Sis, ask ko lang lagi. Kain nyo sa labas. Sis, ask ko lang. Lagi kain nyo sa labas. Pero, ang sexy nyo pa rin? Kayo na, sis, ang pinagpala. Ayun, sis, thank you, ha. Hindi siguro talaga kami tabain. Kasi kami magkakapatid. Hindi kami matataba. Pero noon, no mga tipong high school yan. Chabi-chabi rin naman ako. Pero, hindi naman as in mataba. Parang sakto lang, parang pag napaparami yung kain, tumataba. Pagka nagda-diet, pumapayat. Pero ngayon,
sa edad kong ganito, hindi ako mabilis nang tumaba. Feeling ko kasi mabilis na yung metabolism ko. Or, ewan ko lang, or sadyang iniwan ako ng baby fats ko. Hindi ko sure. Pero sa lahi naman kasi namin, like, sa mga pinsan ko, wala naman din talagang mataba. Oo, wala. Wala yung, as in yung, siguro kung may mataba man, parang health related. Pero yung sa okay naman yung health, wala naman sa amin ganun. Kaya, ayun nga, masasabi kong pinagpala, ayun. Hindi, at saka yung parents ko rin naman, hindi rin naman sila mataba. So, kaya siguro ganun. Pero sinusubukan ko pang mag-gain pa. Medyo mahirap lang. Kasi medyo mabagal eh. Pero kaya naman. Hindi, kasi dati super payat ko nung, lalo na nung pag-graduate na ako ng college. Sobrang pumayat ako ng husto. Tsaka more on lakad, ganyan. Ngayon wala na akong exercise, sobrang bihira na lang ako makapag-exercise. Ayun naman, kay Sis Crystal Alarcon. Hi Crystal! Ang weird. Pagkapangalan kami. Hi Crystal, tama po kayo, mahirap maghanap ng shades na babagay sa mga katulad nating round face. Siya nga po pala, ano po yung name ng restaurant na pinagkainan nyo and magkano po per head? Ah, naku, round face ka rin pala, no? So, ano, hindi lang pala tayo magkapangalan, magkapares pa tayo ng shape ng mukha, diba? And yung restaurant na kinainan namin, yung nag-eat all you can kami, sa Vikings, yon, sa SMBF Paranaque, yun kasi yung pinakamalapit na sa amin. Sunod na, alam ko ang sunod na is Samoa na, so malayo na. Ah, per head, magkano nga ba? Hindi ko kabisado eh, pero ang alam ko pag gabi, parang 888 yata. Hindi ako sure, check ko ha. Saglit, Google ko lang. Yon, pagka adults, tas lunch, 688. Pagka-dinner sa adult, 888. Pero weekdays yon. Pero pag naging weekends na adults na lunch at dinner, 888. Tapos pag mga kids, iba rin yung rate. Depende sa height. Ayun. Pero pag below 3 feet yung bata, free siya. So yon, try nyo sa Vikings kung mahilig kayo mag-eat all you can. Kasi mas marami ka mapagpipilian kumpara sa Yakimix, sa Sambuco. Yun nga lang, wala silang grill, yung kayo yung mag-grill. Wala nga lang silang ganun. Ayan. Kay Sis Melinda, bagay sa'yo ang shades, sis, lalo ka gumanda. Sayang di kasama si Ali sa food trip nyo kanina, ang saya lang, ang daming food. Oo nga, hindi kasama si Ali, pero Kerry Bells lang, kasi may pinaplano kami kasi meron, alam ko sa Old Spaghetti House, magkakaroon sila ngayong September ng parang, ano ba yun, pasta all you can, yun, babayaran mo lang yung per head, yun, so yun, makakabawi tayo dyan sa kainan na yan. And alam ko parang sa ibang, sa lahat yata ng The Old Spaghetti House, yun ang, pero this whole, parang, basta may selected dates lang din yata. Eh, nakalimutan ko na. Basta, ngayong September, meron yan. Check nyo. Tapos kay Buboy Mola. Hehe, ang saya. Oh, sis, kasi sinusubukan ko talagang makuhanan pati yung hospital. Yan, dahil para sa'yo yan. Kay sis Melissa Aye. Hi, I just subscribe to your channel and I really like your vlogs. I haven't been in the Philippines in 10 years, so watching these videos makes me miss it a lot, but I enjoy them nonetheless. Thank you very much. Pwede bang malaman, sis, kung ikaw ay nasaan ngayon? 10 years na? Ang tagal na, no? Talagang halos lahat ng mga viewers naming mga vloggers, no? Talagang mga nasa abroad. So, ganun pala talaga yung feeling, siguro nababawasan yung lungkot or ano ba or nadadagdagan ba kasi parang nabibis niyo yung Philippines. Pero kung nakakatulong kami, masaya kami, di ba?
And regards sa inyo dyan, sa mga nasa ibang bansa. Kay Sis La Duenya. Hi sis, thanks for uploading videos. Feeling ko nasa Pinas na din ako, nakakatanggal stress manood. Kakainggit naman kayo sa work, ang saya. Naalala ko yung days na sa Pinas pa ako nag-work dito kasi sa SG, stressful mag-work. Keep it up para sa mga kagaya kong nadi-distress sa videos mo. Naku, thank you. Nakaabot na ako ng Singapore. Naku, ang saya-saya naman. Naku, thank you. Ay, naku. Naku, sa work kasi, sa work ko, ano kami, parang stress din naman kami, pero hindi masyado kasi nababawi kasi sa kain. May times pag sobrang busy ako, mapapansin nyo pag talagang hindi ako makapag-vlog kasi more on driving yung ginagawa ko, so nababawasan yung time kong mag-vlog, tsaka more on pag nasa client ako, syempre hindi ko madala yung camera, and may mga companies na kahit hindi ko naman gagamitin yung camera, bawal talagang ipasok kasi chine-check yung bag, so bawal. Ayun, and sa SG, naku, stressful ba dyan? Ano ba ang magandang pang ano, aside sa, naku, thank you ha, yung aking palang vlogs ay nakatulong sa pag-distress. Ano bang magandang pang-distress, no? Kasi ako, pag nadi-distress ako, ay, pag nag-di-distress ako, ano bang ginagawa ako? Ako kasi mahilig talagang matulog, guys. Kaya mapapansin nyo pag weekends, pihira lang akong may vlog. Kasi tulog talaga ang lola nyo. At tanghali ako nagigising. At talagang, doon ko talaga binabawi lahat-lahat. Talagang, ewan ko na, pwede nyo na akong ilaban sa tulugan. Kahit natulog na ako ng mahaba, tanghali na ako magigising, kaya ko pa matulog sa hapon. Ganun ako, guys. Tapos, kaya ko ulit magigising ako gabi na. Matutulog ako ulit. Diba? So, ganun ako. So, yun. At least, para may mga idea na kayo kung ba't wala pa ako upload, ganyan. Pero, mag-upload ako. Yan, guys. Tandaan nyo yan. Kahit na nalilate, diba? It's better late than never, diba? At saka kay Jeepney Channel. Vlogger here, focusing more on exploring Philippines. Please subscribe also to my channel. See ya! Yes, sige po, magsasubscribe back ako. And thank you for, for visiting my channel as well. Napadpad kayo sa aking channel. Maraming salamat. And guys, i-subscribe natin din si Jeepney Channel, diba? So, title, pangalan pa lang, Pinoy na Pinoy na. So, let us support our fellow Filipinos, diba? So, yon. Ano ba? Siguro bukas ko na to, guys, i-edit. Kasi ano na, sa totoo lang, 12:08 AM na. Yung iba pa rito, ikakat ko. Kasi kanina, bad trip dun sa SM South Mall. Napakalakas ng background music dun sa kinainan namin kanina kasi parang nasa taas ko yata yung speaker tapos yung panay patugtog pa. So parang hindi ako makapag-vlog ng dire-diretso and yung iba dun puputulin ko kasi sigurado makaka-copyright yun. So yun, salamat sa panonood. No, pasensya na kung puro dada ako ngayon ha. Pasensya na guys. Ayun, salamat. Salamat sa panonood. Hi Ate Amy. Hi Gab Gab. Naku, nang watch na naman yung baby. Bye-bye!